Albert ng Fanatic Onyx Indonesia. Untouchable and killable daw. ISF, inulan ng pambabatikos. Ating alamin at pag-usapan ng mga kaganapan na yan dito lang sa Just ML News. Pero bago yan, mag-subscribe muna kayo sa aming channel at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga latest MLBB news. Ongoing na nga ang IESF sa Saudi Arabia kung saan parte ng representative ng Indonesia si Albert ng Fanatic Onyx. Kumakailan sa isang interview, sinabi ni Albert kung ano daw ang kanyang komento o opinyon sa nalalapit na IESF. Sinabi nito na we won't lose a single match daw sila sa group stage na agad namang umani ng mga komento, of course, sa mga tao. Habang ongoing nga ngayon ang IESF, mainit na balita ngayon ang pagkatalo ng Indo sa koponan niyan ng Saudi Arabia na nirerepresenta ng Team Twisted Mind. Lalo naman natin mga tropa na sila ang champion ng MPL MENA Season 6. Na 2-0 ng Twisted Mind ang MLBB dominant region na Indonesia sa kanilang group stage mismo. Kaya naman binabalikan ng mga tao ngayon ang statement ni Albert na no lose daw sila sa group stage ng IESF. Dahil nga din naman ito sa second team pa lang nila, nadungisan agad ang statement ni Albert. Kahit nga hindi nasunod ang kagustuhan sana ni Albert na no lose sila sa group stage, hindi pa rin naman dito nagtatapos ang IESF run ng Indo. Dahil alam naman natin na isa sila sa mga dominant pagdating sa mundo ng MLBB. Though good contender ang Twisted Minds ng Saudi, pero di pa rin natin pwede ipasawalang bahala ang lakas ng Indonesian players. Dumako naman tayo ngayon sa IESF mismo na tila ba nagkakaroon ng mahabang delay sa kanilang broadcast at sa mga laro na rin mismo. Noong November 12, official na nagsimula ang IESF. Maraming ang mga fans ang nadismaya, pati na rin ang management ng ibang mga teams. Review ng broadcast, magbabalik tayo bukas para sa day number 2 ng IESF 2024 mula kay Chantel, sa production at nandanda na sa akin, kinakits tayo bukas. Kasama na nga dyan ang komento ng head ng SRG na si Boss Simon na sinabing first and last IESF tournament na daw nilang sasalihan yun. Wala pa namang opisyal na pahayag ang management ng IESF ukol sa issue na ito. Pero kung ano man ang totoong nangyayari sa IESF sa Saudi, lahat tayo ay umasa na maayos na din sa lalong panahon dahil marami rin ang mga nakaabang na mga fans na nais sumuporta sa kanilang mga rehiyon. IESF updates naman mga tropa, Pilipinas. Pasok na nga sa quarterfinals ng IESF. Nakapasok sila matapos manalo sa Malaysia sa score na 2-1. Nail-biting game nga para sa ating mga pambato. Pero sa bandang huli, inaitaas pa rin nila ang bandera ng Pilipinas kontra sa mga pambato ng Malaysia. Kung nais mo nga maging updated sa latest MLBB news, i-like at i-subscribe lang ang aming mga social media platforms sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Gulat ka, no? Gusto mo ba ng group chat na namimigay ng 5K every broadcast day na may naglalapag ng analysis at prediction nila? Pumunta ka lang sa link na nakikita mo dito o di naman kaya sa comment section ay meron din pwedeng pindutin. Pwede mo rin i-PM ang page ng JustML.